Naalala ko nung kasagsagan ng community pantry, may isang matandang lumapit sa akin at nag-abot ng isang piling ng saging. Tinanong ko siya kung para saan ito. Ang sabi niya, "Father, para po ito sa community pantry natin. Ito lang po ang kaya kong ibigay." Sa ating gospel ngayon, sinabi ni Jesus na, "This poor widow put in more than all the rest, for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she from her poverty has offered her whole livelihood." Ikaw, tayo, sa gitna ng ating kahirapan, handa ba tayong tumulong at patuloy na magbahagi sa iyong kapwa? G ka ba? Gina, noon pong kasagsagan ng pandemya na lumagok sa aming lahat, ito po yung panahon na isinugod din po yung aking tita sa, at na-confine sa ICU sa ospital sa Muntinlupa. Yung tita ko po, isa na po siyang PWD, hindi na po siya nakakalakad. At maliit po yung paa niya, epekto po ng sakit niya ng goiter. Tapos naapektuhan din po yung kanyang spinal. At dahil po single mom po siya, wala pong maaasahan na mag-asikaso ng pagbili ng gamot at mag-monitor po sa kalagayan niya. Dahil po yung pinsan ko po na at nag-iisang anak niya na minor de edad, pinagbabawal po pagpasok sa ospital. Dahil po maghirap ang sitwasyon ng pag-travel, sinikap ko po na makahingi ng travel permit dito po sa Pasig para po makapunta ko ng Alabang Muntinlupa para po makatulong sa aking tita sa pagbili at paghatid ng kanyang mga pangangailangang gamot sa ospital. Pagbahagi ko po ng oras at panahon sa aking nangangailangang kamag-anak ang siyang lalong nagbalibay ng aking pananampalataya sa Diyos. Dahil po ginamit niya po akong instrumento na maging bahagi ng pagmamahal niya sa kanyang anak sa oras ng pangangailangan sa bingid ng kapakamahal. Ang paglaan ko po ng tulong na kung saan sa panahon ng pandemya ay maaari po akong magdala ng virus sa aming tahanan at maaari rin po magkasakit yung lola ko na siya rin po namin inaalagaan, na hindi po pinahintulutan ng Panginoon na may mangyari po sa aming pamilya. Alam niyo po, hindi buhat lang ang kahirapan sa aspeto ng oras, panahon, material na bagay o financial money. Kung ang iyong pagtulong ay kusama o pinabahagi sa iyong kapwa. Sa akin po kasing paniniwala, ang mas pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay kaysa sa mga binibigay.